So balik na nga ang NBA at ang mga NBA players sa paglalaro matapos ang All-Star Weekend. Kahapon nga ay nagkumpisa na ang NBA at ngayon din, marami na lang team ang naglaro sa araw na ito. At isa na nga dyan ang Lakers at ang Pacers. So ang Lakers pumasok sa laban na ito na pangatlo sa Western Conference with 24-13 na record. Ang Pacers naman 16-19, pang-10 nga sila sa East. So umpisa nga ng laban na ito, ang Los Angeles Lakers ay may 6-2 lead nga. At ang pang-5 at 6 point nga nila ay galing nga sa skyhook na ito ni LeBron James. So sila nga ay nagpalitan ng score, pero ang Pacers ang may hawak ng laban. Si Brogdon nga, napakainit nga sa umpisa na to. Ngayon 6 minutes, umiscore na agad siya ng 10 points sa first quarter pa lang. So pagkatapos ng first quarter, may 28-20 na kalamangan ng Pacers dahil din dyan kay Brogdon. At tinapos niya nga ang first quarter ng may 18 points at 3 out of 3 nga siya sa 3-point line. So sa first quarter, inumpisaan nga ni Wesley Matthews ang scoring ng isang end-one opportunity. Si LeBron din meron ding end-one. At yun, umabot nga sa 11-0 run ng umpisa ng Los Angeles Lakers dito sa second quarter. Kaya nga't napa-timeout ang Pacers team. Tapos after timeout nga nila, sila naman ang gumanda ang paglalaro. Gumawa sila ng 8-0 run. Sinagot nila ang 11-0 run ng Lakers. So ang score nga dito 31-28 at wala pa nga si Brogdon neto. Pero pagpasok nga ni Brogdon, umiscore agad siya ng 3.9. Talagang mainit pa nga siya sa second quarter matapos ang hot first quarter niya. Ang Pacers patuloy sa magandang paglalaro sa second quarter, kaya nga't meron silang 54-46 na kalamangan after the first half. Si Brogdon may 23 points at si LeBron ay may 11 points nga para sa leading scorer ng dalawang team. At sa pagpasok naman sa third quarter, ang Indiana Pacers patuloy pa rin sa kanilang magandang paglalaro against dito sa Lakers. Pero ang Lakers nga ay medyo nag-improve na nga dito sa third quarter. Ang 8-point lead ay naibabaan nila sa 3-point lead na lamang. At nagpatuloy nga ang kanilang magandang paglalaro dito sa third quarter na ibabaan nila sa dalawa na lang. 61-59 ang kalamangan netong Pacers. Pero matapos nga ang timeout ng Pacers, ay nakapag-adjust nga sila sa improvement netong Los Angeles Lakers. Kaya nga't nagkaroon sila ng 71-65 lead sa third quarter at tinapos nila ang quarter na may 8-point lead muli, 79-71. At sa ating fourth quarter naman, uminit lalo ang Indiana Pacers dahil meron na agad silang 12-point lead dito sa fourth quarter. Pero itong Los Angeles Lakers nga ay hindi nga nag-give up at gumawa nga sila ng run at naibabangan nila sa 4 na lang ang lamang ng Pacers. Si Brogdon sumagot ng jump shot, pero isang si Kyle Kuzma ay sumagot naman ng kanyang quick 8 points para sa Los Angeles Lakers. At sa mabilisang panahon na yon, ang Lakers naman ang may hawak ng kalamangan na 4. Ang Los Angeles Lakers dito sa 4th quarter ay may 22-4 run against dito sa Pacers. So ang Lakers na ang in control sa laban ito dahil din sa kanilang depensa. At pinagpatuloy nga nila yan hanggang sa matapos itong laban na ito. At nagresulta nga yan sa kanilang panalo 105-100. Si Kuzma nga ang nanguna para sa Los Angeles Lakers with 24 points. Si LeBron naman ay may 18 points. Si Montrezl Harrell ay may 17 points naman sa laban na ito. At para sa Pacers, si Brogdon naman ang nanguna para sa kanila with 29 points. At si Sabonis naman ay may 20 points. So yun lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, be sure to like the video. And if you not subscribe, syempre may subscribe ka na. Dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video.